noon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaayang dira. Hipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kakaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayayang dira. Hipanin nyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyo nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Midya, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon?" Tugon naman ito. Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Rafael na kamag-anak mo. May siyang anak na ang dalagay ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kung siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Rafael." Nagtuloy nga ang dalawa at narat na nila si Rafael sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Rafael at ang wika, "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Rafael ang dalawa sa bahay.
Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang si Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisipin. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon, kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtam si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa kautosan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya, at mula ngayon, ikaw ay kanya, at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias, "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa, at inibigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhan sa kanila nagmula, di dapat mag-isa ang tao yung wika. Gawin nating katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasaway pinasok ko ngayon, di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon. Tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay inaway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon. Nang hanggang sa pantaganda, kami magkatulong." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabungang. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kaniyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang mensahe ng Ebanghelyo sa araw na ito, sa umagang ito, ang ating maging gabay sa ating maghapong paglalakbay ng buhay. Malapit ka nang mapabilang. Malapit na. It's there, but not yet.
Nandoon na, pero wala pa. Malapit na. Bakit ito ang sinabi ni Jesus sa kaniyang kausap na eskriba? Dahil sa talino ng eskriba upang alamin, subukin kung gaano rin kalalim o kalawak ang kaalaman ni Jesus sa kasulatan o mas alam natin na mga kasulatan o ginawa ni Moses. Kaya ang sagot ni Jesus ay galing din sa kasulatan na alam ng eskriba. Ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, ng buong isip, ng kaluluwa na galing sa Deuteronomy, at ibigin mo ang kapwa na galing naman sa Leviticus. Kumbaga sila ay nagkita sa gitna. Yung eskribang gumagamit ng kasulatan ay sinagot naman ni Jesus ng paggamit ng kaparehong kasulatan. Ano ang kulang? Malapit ka na. Alam mo ang kasulatan, pero hindi mo tanggap ang kausap mo na si Jesus ang poong Nazareno ang siyang magtutubos sa kasalanan ng tao na ipinadala ng Ama para sa kaniyang misyon. Ito ang kulang. Kausap mo na, pero hindi mo matanggap na siya ang Diyos na nagkatawang tao para ang ating mga kasalanan ay matubos sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinabi ni Jesus, malapit ka na. You're there, but not yet. Ganda, no? Sinasabi rin sa ating lahat, malapit ka na, pero wala pa. Bakit? Dahil baka kulang ang pag-unawa natin sa pinakamahalagang utos. Kadalasan, ang dalawang utos na ito ang summary ng 10 utos ng Diyos. Una hanggang ikatlo, ibigin mo ang Diyos. Ika-apat hanggang ika-10 ay para sa kapwa. Para sa Diyos, para sa kapwa. At si Jesus ang nagpakita ng katuturan ng utos na ito. Ano sa 10 na yun? Ang patuloy kong hindi binibigyan ng pansin. O nasaan ako sa 10 iyon na ngayon ay sinasabi ni Jesus na malapit ka na? Kaya nga mas marami sa atin ang relihiyoso kesa sa espiritual na tao. Yung pagiging relihiyoso ay yung mga taong cafeteria at times. Yung bang kung gusto lang magkape at nakaramdam ng pagkakape, tsaka lang maaalala. Ito yung pag naramdaman kong kailangan ko ang Diyos, doon lang ako pupunta at doon lang ako magdarasal. Devotions are not enough. You are there, but not yet. Ang kailangan natin ay ang matanggap ang Jesus sa ating puso at kalooban para maramdaman natin ang kaniyang tunay na pagliligtas.
Nasa iyo man ang mundo, ang kasulatan ay nasa ulo mo. Pero kung wala si Kristo, ang lahat ng ito ay hindi totoo. Gusto ng ating Poong Jesus Nazareno na ang buhay Kristiyano ay palaging kumpleto. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal, naway hindi nating makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at kalak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at kalak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitay na po ang lahat. Lugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amay dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang larawan ng tunay na pagmamahal. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ be saved. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Fill me with your truth.
fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 hanggang 7 years old. Sa mga naglanais, mali kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula ika-8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Pinapalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Timna Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipadangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral
Kasalanasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.